positive. Ito ang isang resulta na hinihintay marinig ng bawat babaeng sabik maging ina. After all, motherhood is the true essence of a woman. Ang masakit, hindi lahat ng babae ay nabibiyayaan ng isang anak. Most of the time, kinakailangan pa nilang magsayaw sa ubandok o sumailalim sa kung ano-anong ritual. Tunghayan natin ang mga hangganang pilit inabot ng ating letter sender na si Ina, maging ganap lamang na ina. Just call me Ina. Magnobyo pa lang kami ni Poch. Nag-ipon na kami para sa aming future. I guess everything went according to our plans dahil by the time nagpakasal kami, we were already stable. Nakabili na kami ng isang komportableng tahanan, nakapundar ng sasakyan at iba pang ari-arian. From our own savings, nakapagbukas kami ng isang travel agency. Isa lang ang hindi natupad sa aming mga plano, ang magkaanak. It got me so worried dahil at that time, 33 na ako and it was no longer a joke. Masakit ba yan pag sumisipa? Masakit din, lalo pag sobrang saka talaga. Paggabi, mismo ginagising ko na ito talaga. Hindi ko na makaya. Kaya ikaw. Double time, coach. At least, wala sumisipa, di ba? Ikaw rin. Baka maunahan ka pa ni Annette. Ha? Malapit na ang kasal niya. Kailan ba ang kasal mo, Annette? Thanks, Matt. Ha? Invitado pa niyo. Okay, naman kayo. Coach, thank you. Next month. Ina. Ate, kanta mo. Dali, overseas ito, galing LA. Huwag na lang, Mami. Kukulitin lang naman ako nalit. Nag-release na ako. Sabi mo na, sige. Hello, Mami. Ang laki. Next month. Next month ako. Ha? Hello, Ate. Oo. Oh, Mainit ang ulo eh. Yeah, I'm going to surprise. Oh, yes. Oh, okay. Okay, bye. Thank you.
sinabi mo. Magaan mo. Mapikon. Talo. Paano pa naman hindi mo pipikon sa kanila? Tulong nakikita na lang nila tayo, laging ganyan na lang ang bati nila. Alam naman nilang, apat na taon na tayong sumusubok magkaroon ng baby eh. Kaya nga ba't ayaw ko na magpunta dyan sa mga family gatherings na yan? Nakakainis. Sweetheart, why do you allow them to ruin your day? Pagkatapos sa akin, may bubuntong lahat ng galit mo. Tignan mo ako. Imbis na mapikon ako, tinatawanan ko na lang sila. Ang dali mong sabihin yan kasi alam mo namang hindi ikaw ang may diferensya eh. Tignan mo na lang. Mas magaling ka na naman kasi sa doktor. Isa na lang ang ovary ko. Iisa lang ang ovary mo. But remember, you have a very, very healthy ovary. Yan ang sabi ng doktor. And we can have as much kids as we want. For the meantime, na wala tayong mga anak, we just have to look at the brighter side of life. Like what? Like, hindi natin kailangan maghanap ng yaya. Katulad ng ate mo. Like, sa tingin mo makakatravel tayo ng once a year kung may mga anak tayo? Hindi. Matatali tayo dito sa bahay. Diba? Ako ang pinaka-successful sa amin ng kakapatid. Hindi ko naman masaya. Success is getting what you want. Happiness is liking what you get. Ewan na muna mo sa raffle. So, no choice ka. You have to like me and appreciate me. Hindi ba? Ano ba naman? Lahat na lang dinadaan mo sa biro! Ikaw magre-resign? Mm-hmm. Napaka-workaholic mo. That's it nga eh. Naisip ko kagabi na baka kaya hindi ako nabubuntis kasi pareho tayong overwork. Yeah, but Ina, you gotta do something. Hindi ka sanay ng nakatunga nga lang. Honey, hindi ako maiinip. Kasi magli-leave ka rin ng 1 month. Punta tayo sa States. Sweetheart, no offense, ma'am. Pero, you have to remember, hindi ako empleyado tulad mo na pwede mag-resign ng basta-basta lang. You have to remember na pinapatakbo ko ang traveling agency natin. Gusto mo bang magka-baby o ayaw mo? Gusto ko magka-baby, pero hindi ko... I cannot give in to you all the time. Remember the last time gusto mo pumunta ng Europe dahil bigla kang na-depress? At umalis tayo? Nagkanda leche-leche sa opisina, you remember? Paano ba namang hindi ka madedepress? Nagsayaw na tayo sa ubando. 2 beses na ako nagpa-artificial insemination, wala pa rin. Alam mo, Ina, ang pinakamalaking pagkakamali ko is I spoiled you too much. Now, if you wanna resign, you resign. Okay? Pero ako, may responsibilidad ako sa agency natin. Kailangan kong magtrabaho now. Pag may libreng oras ako and the office will allow me and permit me to take a leave, then we will go. But at the moment, we cannot. Okay? Now, I have to go.
lumabas tong anak mo mag-isa. Ha? Naman, pinaliliguan ko kasi itong si Joy. Halika nga. Di ba sinabi ko sa'yo, manood ka na lang ng TV. Sige na, pumasok ka na doon. Bakit ba mukhang haras na haras ka? Ay, umalis kasi si Inday eh. Hindi bali, papupuntay ko si Lening sa inyo mamaya. Anyway, wala naman masyadong ginagawa eh. Huwag na. Ay, naku, hindi na bali. Pagkatapos, i-deposito mo muna itong mga anak ko sa akin na makapagpahinga ka naman. Buti ka pa, ang sarap-sarap ng buhay. Buk pa shopping-shopping ka na lang. So, wala naman kasi akong batang pinagkakabalan eh. O, ay kayo ni Poch. Nag-uusap ba kayo? Naku ha, magto 2 weeks na yan ha. Hindi naman kami nag-aaway eh. Hindi lang nga kami sweet, pero we're civil naman eh. Always fighting, no time for loving. Ikaw, tara, tumigil ka na. O sige na, alis na ako. Ang mga bata, i-deposito mamaya. Okay, true. Sige. Bye-bye. Salamat. Talaga, okay. Hindi nagbabago ang tumbok. Consistent pa rin ang laro. Siyempre, ako nagturo kay Efren Batares. Oh, ha? Yan naman ang gusto kasi pare. Hindi ka mayabang. Paano ba nagawa yun? Sa bilyar ka lang naman magaling eh. Pero pagdating sa kama, zero. Pare, below the belt ka na. Totoo naman ah. Gusto mo, turuan pa kita mag-shoot eh. Ah, gusto ko, pati mismo, buntsin ko. Niyabang mo ah. Huwag ka naman. Pare, si Alina. Eh, kasi alam mo, walang katulong sila dito. Si Pepe, mayroon po muna. Teka na. Ano yun po kaya? Ah, kasi alam mo, nabasa ko dito sa magazine na kailangan daw think positive. So, iniisip ko na nabuntis ako. So, pinamili ko lahat ng mga ganit. God, you're wanting to be pregnant? It's getting you crazy, do you know that? Well, nobody asked for your opinion, no? Teka. Gusto kong kumain. Nagugutom ako. Pwede kumain ka. Anong ulam? Eh, wala nga si Aling Neneng kasi nga pinahiram ko kay Ditas. Magbukas ka na lang ng mga dilata. Marami naman dyan. Marami naman yung pantry natin, ano? Teka, teka! Anong kalong sa? Ha? Aso mo? Gusto mo pakainin, pakakainin mo? Pag gusto mong kausapin, kakausapin mo? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha? Ano bang nagawa ko na napakalaking kasalanan ko sa'yo? Ano ka nang ikaw na nasasaktan? Hindi. Ako nasasaktan ako. Nasasaktan din ako tulad mo pag niloloko ng mga kaibigan mo. Ako, niloloko din ako ng mga kaibigan ko at nasasaktan din ako. Pero tinitiis ko, all these years, hindi ko pinapahalata sa'yo dahil alam ko mas masakit para sa'yo. Ngayon, kung gusto mo tumigil ang mundo, para sa'yo, huwag mong gagawin sa akin. Galing kasi ako ng doktor eh. Oh, bakit may sakit ka ba? Hindi.
Ano mga bata? Buntis ako eh. Oh, congratulations! Ninang ako ha. No, we can't afford this eh. Kung pera lang, tutulungan kita. Hindi perang issue dito, Ina. Emotionally, physically, mentally, hindi ko na kaya. Ayoko na eh. Ay, ano yung ibig mong sabihin? Ay, palalaglag ko na lang po. Titas, alam mo ba sinasabi mo? Kasalanan sa Diyos yung iniisip mo. Ito nga ako eh. Gustong-gustong magka-baby. Lahat na ng simbahan na puntahan ko para magdasal. Tatlong specialist na lang pinuntahan ko. Alam mo ba yun? Lahat na ng klaseng treatment sinubukan ko. Pero di ba ako pinagpapahala kahit na isang anak. Tapos ipalalaglag na yung bata. Titas, grasya yan. Every child is a gift from God. Sino tayo para tanggihan yung grasya yan? Huwag kang mag-alala. Huwag kailangan mo ng tulong. Financially, morally, tutulungan kita. Huwag mo nang ipalaglag ng anak mo. Talagang ganyan ang mag-asawa. Paminsan-minsan, may tampuhan. Tama. Lalo na kayo, bagong kasal kayo. Adjustment period pa yan. At kung maaari sana, huwag mo hayaang iwubog ng araw na hindi kayo nagbabati. Mami naman, eh bakit yan si ate? 1 month na silang nagdededmahan ni Kuya Potch. Ano? Dedmahan, mami. Hindi mo alam yun? Hindi nagpapansinan. Ito talaga ang dal-dal-dal. Next time, di na kita ko ipuntuhan. Eh, totoo naman, di ba? Eh, naaawa na nga ako kay Kuya Potch. Eh, paano? Wala kang ginawa, kundi magtaray. Wala naman sa lugar. Oh. Ay, nako. Ina. Iha. Huwag mo namang abusuhin ang kabaitan ng asawa mo. At huwag mo siyang bigyan ng dahilan para magpalipas ng oras sa ibang lugar dahil ayaw niyang umuwi. Alam mo ba, anak, diyan nag-uumpisa ang problema ng mag-asawa. Alam niyo, ang mga lalaki, pagkagaling niya sa trabaho, pagod yung mga yan. They want to relax. They need to unwind. Eh kung ang dadat ng asawa, eh napakasungit. Eh, hindi nga uuwi agad. Sige ka, ate. Baka magpunta pa yun si Kuya Potch sa mga bar, sa mga massage parlor, mga casino. Sige, sige. Kaya... gatungan pa. Ito talaga, pikun. Ay, nako, anak. Diba, sa bagong kasal pa lang kayo, nasa honeymoon stage. Pero pag tumagal-tagal, makikita mo din. Alam mo, Ina, napakaswerte mo. Napakaswerte mo kay Potch. Matagal na kayo mag-asawa. Ang sweet-sweet pa rin ninyo. Ano pa ba naman ang gusto mo sa kanya? Walang bisyo. Masipag. Malambing. You know, there were so many women who will be so happy to have him for a husband. So, don't take him for granted. Don't take him for granted, Iha. Okay? Thank you.
I'm sorry. I should push you. Oh, well, I went overboard. I'm the one who should say I'm sorry. Okay, tigilan natin ito. Baka ito pang pagmula ng away natin eh. May ganito ka na ba? Cute. So, do you still think that buying all this stuff is crazy? Yeah. Pero kung yan ang trip mo, sasakyan kita. Pare, ba't nagalit ka pa nun? Hindi na, sigaro. I'm not Superman. Pagod ako, galing sa opisina, at the end of the day, another days na masama ang timpla. Kaya pagdating ko, masama rin ang timpla ko. Ikaw, kapag depressed ka, kapag bad mood ka, you have someone to turn to. I'm always there for you. I'm there to humor you. I'm there to make things light. Pero ako, kanina ako lalapit. Kapag masama ang pakiramdam ko, kanina ako sasandal kapag kailangan ko ng pader. Yeah, you're right. I've really been selfish. Wala na akong ibang inisip kung yung obsession ko na magkaroon ng anak. But hindi ikaw nagpapayaman ko. I'm sorry. Alam mo, importante. Maging solid tayong dalawa. Para tayong dalawa maging foundation ng ating pamilya. I love you too. I think I need more crib sheets and the car seat. Sa States mo na po din yan. At saka stroller. Sa States mo na i-complete yan. We're leaving for LA. Talaga? Yeah. Talaga? Thanks, honey. I love you. Okay. One for you, one for me. Then I'll come with that. We spent 6 wonderful weeks in America, Charo. Although taon-taon naman kami kung mag-abroad, iyon ang pinakamatagal at pinakamasaya. Walang pressures, walang tensyon, at higit sa lahat, nakalimutan ko ang obsession ko na magka-baby. But the best thing was, pag-uwi namin ng Maynila, 10 days na akong delay. Eto pa, pinag-uwi sa pera, pinag-uwi sa shopping ka. Pwede ba, bukas na lang natin, ilabas siya? Eto, tika mo na ipapakita. Mami, gusto kong milk. You want milk, baby? Yes. Tulog ko. Come on. Bina. 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 Ano? Kasi akong delayed eh. Dapat nga punta sa doktor. Honey, alam mo, bukas, pupunta dito sila Mami, magla-lunch sila dito. At saka Sunday bukas, walang doktor. Oo nga. Monday. Sige, Monday. Monday, oh. Sa vet nga pala bukas ng Sunday. No. Monday. Monday. Monday, punta ka sa doktor. Sasama ka. Okay. Okay. Sige, Monday na to. Monday.
Mandy, ano ayos tayo kung gusto ko sumati? Alas 4 ng umaga. Gusto mo magising na tayo? Gawin na 6:30 na. Oh, sige. Miss Belina, ano ba yung sorpresa kung sasabihin mo sa amin? Next week na lang, ma'am. Ano ba naman ito next week? Pipitingin pa tayo. Ano ba yun? Ito naman. Ayaw pang sabihin. Huwag mo na ngayon. Surpresa nga. Oh, sige. Pengin na lang ako ng kamyas at ice cream. Sige na. Kamyas at ice cream? Ano bang klaseng kombinasyon yun? Kamyas at ice cream? Eh, nagugutom ako. Bakit? Bakit? Hindi niyo ba alam? Muntis na si Annette. 2 months. Sige na. Sasabihin ko na yung surprise ako. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Sige na. Kasama ba ako dyan? Kami. Naman to. Dali na, Ina. Buntis na rin ako. Talaga! Iha, sigurado ka? Eh, 3 weeks na rin naman akong delayed. Tapos lagi akong nahihilo. Tapos lagi akong inaantok. Hindi ba ganun yun? Totoo? Yan ang nararamdaman ko ngayon. Yes! Dalawang apo! Parating! Oo nga pala, nasa refrigerator sa kitchen. I'll go! Let's go! Hindi ba pwedeng tuwing datatan ka, kayo nalang mararamdaman pa? Hindi mo lang kasi naiintindihan eh. Alam mo, para sa isang babae, importante ang magkaroon ng anak. Kung hindi, hindi kumpleto ang pagkababae niya. Ganun din kami mga lalaki. Kung nape-pressure ka, may pressure din ako. Dahil it's a way of showing our manhood kung magkakaroon kami ng anak. Kaya nga nahihiya ako sa inyo. Kasi alam ko mahilig ka sa bata. Sweetheart, ilang beses ko nang sasabihin sa'yo. Pinakasalang kita dahil mahal kita. Hindi dahil gusto kitang anakan. Baby or no baby, mahal pa rin kita. Magkaka-insecure kasi. Ano akala mo? Porque hindi tayo magkaanak eh. Maghahanap ko ng ibang babae at si maaanakan ko? No way! Mahal kita. Okay. Okay lang ba sa'yo kung mag-ampun tayo? Di ba pinag-usapan na natin yun eh? Sabi mo ayaw mo? Ano yun yun? Kasi I'm not getting any younger anymore eh. That's why naisip ko baka it's a good idea kung mag-adapt tayo. Yeah, why not? Talaga? Yeah. Sige. Pero gusto ko dito siya sa gitna natin. Siyempre. Tapos gusto ko babae. Dapat. Pero kailangan yung maganda. Oo, maganda. At saka malusog. Talaga. Tsaka 18 years old. Ganun. Kahit talaga. Talaga.
I didn't waste any time, Charo. Tinawagan ko agad ang aming abogado para malaman kung papaano mag-ampon ng legal. I called up all my friends na may connections sa Department of Social Welfare, ganoon na rin sa mga leading orphanages. Hindi pala madali. Maraming papeles ang kailangang lakarin. After 3 months, naayos na ng abogado ang lahat. It was only a matter of choosing a child. Mas mahirap pa pala ito. Watch, tumawag kaninang umaga si Sister Felisa. Sabi niya meron daw dumating na isang malusog na batang lalaki kagabi sa bahay ampunan, bagong panganak. Gusto mo tignan after breakfast? Sige. Teka, di ba may tinitignan kang bata, yung 6 years old, yung suspicious, yung babae? Ah, si Anna. Oo. Sa bagay, maganda yon, tsaka mabait pa. Kaya lang parang gusto ko ata yung bagong panganak para tayo mismo mag-aalaga, di ba? Okay, yun ang gusto mo. Mana yung fried rice, ha? Congratulations, Ina. Your test is positive. You're pregnant. Finally. Thank you. Okay. Thank you. Finally. You're gonna be a dad. Dali mo rin, ha? Alam mo, akala ko, hindi na ako magiging daddy. Paano? Saan naman pa? Para alam mo, ayaw kong malasing. After all, I have a pregnant wife waiting for me. Parang Pots, tanong ko lang, ha? Ano ba talaga gusto mong maging anak? Lalaki o babae? Alam mo, parang kahit na ano, okay sa akin. Kahit ano, basta kamukha ni Ina. Alam mo, kamukha ng tatay, maalas ng bata. Aba, swerte nga kung magiging kumukha ko yung bata, di ba? Paring Pots, there's only one pretty child in the world, and every mother has it. I'll drink to that. Okay. Ikaw nga, tignan ko, baka mami. Oh! Oh!
O bakit 100 ano na yan? Yan, na-adjust pala. Saan ba nakuha ito? Ano mo, palitan na lang natin ito. Hindi naman natin lang kung tama yun. Sa'yo pa yata yun, yung dalaga ko eh. Minano pa yata sa lola ko eh. Uy, sobrang naman. Not that kind of light doing, huh? Baby, say goodbye. Paano mo naman alam na boy? Sabay. Kahit na maging girl pa yan ko, boy. Basta healthy. It's fine with me. Ano naman ang pangalan na gusto mo? Pangalan? Pangalan? Kung maging boy yan, ang gusto kong pangalan, Procopio. Babae naman, Torquata. Diba? Watch naman. Ba, parang hindi, kaiba-iba. Alam na naman yung kasing common ng Pepe and Pila. Diba? Hindi naman. Maganda siguro kung babae, Stephanie. Tapos kung lalaki naman eh, Andrew. O, diba? Parang royalty dating doon. Parang Princess Stephanie. Tsaka si Andrew E. Alam mo, pag naging boy yan, gusto ko ipag-aral yan ng college sa Harvard. Ha? Yan ang pag-iipunan ko. At paano naman kung naging bakla? Pag naging bakla yan, ipag-aaral ko siya sa Paris. Papag-aralin mo siya sa Paris? Hmm. Pag-aaralin ko siya ng dressmaking. O di kaya kung ayaw niya, itatayo ko siya ng parlor dyan. Diba? Walang problema Watch yun. Watch naman. Diba? O, alam mo naman ako eh, basta healthy, okay lang sa akin yan. Talaga, gusto mo, okay na sa'yo yung Stephanie, tsaka yung Stephanie. Eh, ikaw yung Poch na lang kaya. Honey, ano ba full name mo? Puchicho? Hindi mo lang full name. Pinakasalam mo ako, hindi mo alam ang full name ko? Kasi Poch lang ang ano sa akin. Cindy? Cindy! Lost my baby Chai, the one baby we were waiting for all these years. Noon ko naramdaman kung papaano gumuho ang mundo ko. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. I was full of hatred dahil hindi ko maintindihan how life could be so unfair. Sinisi ko ang lahat, pati na ang Diyos. Huwag na, ma. Marami na siya mga kaibigan nagpunta rito. Pero ayaw niyang humarap. Sensya na kayo. That's okay. Sa ibang araw na lang siguro. Ano?
Alam mo, nag-aalala ako kay Amy. Lagi na lang siya nakatulala. Saan na siya nangyayayat? Alam ko naman na hindi mo siya pababayaan. At alagaan mo rin ang sarili mo. And don't worry, ipagdarasal ko kayo. It's been 6 months since your accident. Hindi ka na nagsisimba. Come on. Buong buhay ko, hindi ako nagkulang sa panalangin. Lahat ng obligasyon ko bilang Kristiyano, ginawa ko. Pero tignan mo sinapit ko. Ina, Diyos ko. Diyos mo talaga! Dahil para sa akin, wala ng Diyos. Yan, sunog! Stupida! Ina, ano ka ba? Sumusobra ka na lahat ng bantaw at sisungitan mo? Tignan mo nga sarili mo. Hindi mag-ayos ka, hindi mo na magawa. Nakakulong ka nalang palagi sa bahay na to. Ano ka ba? Lu, hindi kita pinakikialaman, kaya huwag mo rin akong pakialaman. Ina, what I'm just trying to say is there's so many things to look forward to. Juan, buhay ka pa. And that alone is enough to look forward to. O di sige, lumakad ka na. Pumunta ka na sa simbahan, magdasal ka, at sabi mo sa Diyos mo maraming salamat sa mga biyayang pinauulan niya sa akin, okay? Okay, what is it this time? Either masakit ang kuko mo, or ang buhok mo. Ano? Yung dalawang bagay pa lang yan ang hindi sumasakit, buhat na malapit ako sa'yo. Take a cold shower. Ina, are you aware of the fact that it's been 6 months since the last time we made love? Lalaki rin ako. May pangangailangan ako. Kung ganitong ijejeto mo ako, wala na akong magagawa. I'm not fertile. So what? So, even if we made love, hindi rin naman ako mabubuntis eh. So what's the use? That's it. I had it with you. Oh. Ano namang drama yan? Drama? Drama? Sabi mo sa akin kung anong drama pinagagawa mo. Alam mo, kahit papano mo balik na rin ang sitwasyon, kung papano mo tingnan, wala akong nagawang kasalanan sa'yo. Eh, sino naman may sabing may nagawa kang kasalanan? May nagsabi ba? Ba't mo ako pinaparusahan na ganito? Ba't mo ako pinaparusahan na para ako may kasalanan kung ba't namatay ang anak natin? Tutuusin mo, ikaw ang dapat kong sisihin sa aksidente niyo, hindi ba? Pero may narinig ka ba sa akin? Wala! Kahit na nasasaktan ako, tiniis ko. Tiniis ko dahil alam kong mas masakit sa'yo. Akala mo,
all these years, tiniis ko yan. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero anong ginawa ko? Inabuso mo ang pagmamahal ko sa'yo. Tinapaktapakan mo ako. Trinato mo ako parang bayo wala. Ayoko. I'm no longer happy. Hindi na ako masaya. Marriage is like an empty box. It remains empty for as long as you put in more than what you take out.
marami ako naging pagkukulang sa'yo. But please give me another chance. I know I can make this work. Please. It will take a lot of hard work. And a lot of patience. Especially on your side. Gagawin ko lahat. Kahit na ano, huwag ka lang mawala sa akin. Kasi mahal na mo. Dinner. Very special dinner for a very special man in my life. Is this mine? Mm-hmm. You're very welcome. Would you like to take your seat? Medyo umano ng konti, tumagal. Hindi ba nga, ipagpanganay naman eh. Oo, paiba-iba. Ay, nako, hindi totoo yan. Nako, hindi. Dahil ako, nagkamali ang doktor. Advance ako kung mga anak. Siguro ganyan ka din. Sana. Anytime po ngayon? Eh, pwede. Eh, diba? Oo naman, ano. Tagal nga, nainip na nga ako eh. Kain na tayo, baka nagugutom na yung baby ko. Oo, sige. Hali ka na. Kain tayo. At nako, sagrado. O, teka. Masakit. Ay, masakit. Masakit na, Janina! Tarawag mo kung doktor. Oo. Mami, tarawag ka. Ito, mga doktor. Ano, ambulansya? Hindi. Sabihin mo sa tungkol, mga doktor. Mami, asa rin ba yung tubig, 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 tubig. Ang ambulansya dito. Relax, relax. Oo, madating na ko yun.
strange ways, Charo. Isa lang ang hiningi kong anak, pero dalawa ang binigay niya sa amin. Kambal ang naging babies namin ni Poch, isang lalaki at isang babae. Next year, grade 1 na sina Andrew at Stephanie. If there is one great gift from God I have learned to appreciate, it is my husband, Poch. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasira na ang buhay ko. Now, I could not ask for anything more. Nagpapasalamat, Ina. Every woman is not all wife and mother. Sa kabila ng lahat ng ito, siya ay isang babaeng umuunawa at nagmamahal sa sarili at sa kapwa. Sikapin nating hanapan ng kaganapan ng ating pagkatao sa hindi lang iisang paraan. Ito po si Charo Santos na bumabati ng magandang gabi.